What's up mga Pablo? Good morning sa inyo. Ilang linggo matapos yung pagsabog ng Bulkan Taal, ipapakita ko sa inyo yung estado o itsura ng Talisay, Batangas ngayon. Kanina habang dumadaan kami papunta dito sa simbahan, nakita namin ang daming sako. So yung sako na yun, naglalaman ng mga buhangin na marang doon sa daan nung nagkaroon ng ashfall. Napakadami. Meron pa mga daan na makakapal kasi hindi pa natatanggal yung buhangin. Kahit na ganito yung nangyari, tuloy pa rin yung kapista ni San Guillermo. Titingnan natin mamaya yung itsura ng labas o yung mga kalsada. Sa ngayon, no, nandito kami sa simbahan ng mother ko. So, tradisyon na namin to. Every time na uuwi kami dito sa Batangas, una namin pinupuntahan yung simbahan. Then after nitong misa, pupuntahan namin yung puntod ng kuya ko. Pakita ko lang sa inyo yung loob ng simbahan, ha? Tapos lang ng misa, diretso na kami sa puntod ng kuya ko. Kasi bihira lang namin siya madalaw. Imahan niyo ako. Papakilala ko sa inyo yung kuya ko. So, maputik pa din. Lalo na ngayon. Pasundot-sundot yung ambon. So lalambot na naman ito panigurado. So every year sa kapista ni San Guillermo, laging nagpapasabay si Tita Odette na magsindi ng kandila para sa pamilya. So every year, naging traditional ko na rin na ginagawa ito, tuwing uuwi ng Batangas, is nagsisindi ng kandila para sa pamilya. Bilin niya lagi yun tuwing uuwi ako ng Batangas.
So isa to sa mga ginagawa ko kapag kapistahan ni San Guillermo. One eternity later. Mabali ito yung sementero no, sa gilid ng simbahan. So dito, after ng misa, dito kami pumunta para dalawin yung puntod ng kuya ko. So, makikita nyo, ang dami yung mga sirang puso. No? Dahil yan sa pagputok ng tali. So, nila lang, saka hindi masyado nakakapasok yung mga sasakyan dito. So dito makikita natin yung ano. Una na yung madadaanan yung puntod ng mga kanununuan namin. So dito naman, bali konting lakad lang mula dun sa unang puntod ng mga kanununuan namin. Dito yung malapit yung puntod ng kuya. Kaso lang dito, medyo wala ng daan. So hindi na makakadaan ng mga isa. So dito naman tayo. Sa makipot na to. Kita mo. So, diyan tayo dadaan. Dadaan tayo. So, medyo ingat-ingat ng tayo kasi medyo madumi pa dito eh. So, bali nasa looban sila kasi natakloban na sila ng mga to. Dati kasi may daan dito eh. So, dito naman, ito yung puntod ng mga ano ko. Si Lola Asuncion, yung tito-tita ko, si Tito Cesar, sa si Tito Lisa, kapatid ng mama ko. So, nandito rin yung ano eh, kalolo namin, yung tatay ng lolo ko, na tatay nila Lola Asuncion, yung pinakalolo. Dahil dito sa loob, so, dito na yung ano, puntod nung kuya ko. So, dito siya na-living. So, bali dito siya sa Batangas kasi mula pagkabata niya, kwento ko lang sa inyo, mga lola ko na yung nag-alaga sa kanya. Yung dalawang lola ko na dalaga na walang pamilya. So, dito siya. Kasama niya yung isa sa mga lola ko. Then yung mga, yung tito namin, then yung isa pa namin lola. Then sa baba, yung asawa ng lola namin. So, nandito din. Sama-sama sila dito. So, medyo liblib lang sa madumi kasi nga nagkaroon ng ashfall, no? Titingnan natin mamaya yung itsura ng labas o yung mga kalsada. So dulot ng lindol, no, makikita natin kung gaano katindi yung lindol na nangyari dito. So nagkaroon ng bitap, no? Bumaba. Tapos ito yung korte na pinaglalaroan namin. Parang bumigay din siya na may mga crack. So ito yung mga sahaw na ito yung makikita nyo, puro buhangin siya. Ano po? So ganyan kadami. Siparan tayo, no? So, makikita natin yung bitak. Ito na ganyan. Ang daming sahaw. Ito yung sabi kanina. Ang daming sahaw. Palagat ko. Oh,
eternity later. Kahit na ganito yung nangyari, tuloy pa rin yung kapistahan ni San Guillermo eh. So day 2 no, nandito tayo sa Baywalk. So dito makikita natin yung Bulkang Taal. Kung makikita nyo, ayon sa aking nakikita, nagkaroon siya ng kulay white na part. Siguro mga ayun, ashes yun o aking puti. Medyo kalmado na siya. Kalmado na talaga siya. Kasi ayun o, may nagsiswimming pa. Diba? Swimming sila. Kitang-kita natin na medyo nagiging maayos na lahat dito at unti-unti na ang buabangon ng Talisay at ibang mga karating bayan dito na nasalanta o naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal. So, ang ganda niya pagmasdan, lalo na nung hindi pa siya sumasabog. Sige. Ay, video! Sorry. One eternity later. Yan, mga tao. So, bali, nasa-basa tayo. Pagbalik na tayo ng Pasig. So, tapos na yung apat na araw at yung kapitong bakasyon dito sa Batangas. Sana sa susunod.